alamin ang kapalaran mo. Sa araw na ito, ang araw-araw na horoscope, October 28, 2020. Bago natin umpisahan ang video na ito, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kapag may bago akong video na i-upload. Maraming salamat. Abangan ang special shoutout pagkatapos ng video na ito. Pang araw-araw na horoscope ay tumutulong sa iyo upang masuri ang likas na pangyayari na nangyayari bukas, ngayon mismo. Ang isa sa mga pangunahing bentahe ay malaman mo ang mabuti at masamang resulta na darating sa iyong buhay bukas sa pamamagitan ng pagsusuri ng paggalaw ng mga konstelasyong pangplaneta. Ito, malalaman mo ang tungkol sa mga bagay na maiiwasan o isaalang-alang, napatunayan man o hindi ang iyong bukas na maging mabunga at progresibo at kung ano ang mga hadlang at hamon na dapat mong harapin sa tulong ng pang-araw-araw na horoscope. Ang prediction ng horoscope ay isang pangunahing mode ng sinaunang astrolohiya kung saan maaari nating malaman ang tungkol sa kasaysayan at hinaharap ng isang tao o lugar at hulaan ang tungkol dito. Kung saan sa isang panig, isinasiwalat ng daily horoscope ang mga hula tungkol sa buhay tungkol sa ating kasalukuyan, ang bukas ng horoscope, sa kabilang dako, ay tinalakay ng detalyado ang tungkol sa darating na hinaharap ngayon. Ang mga hula ay ginawa para sa 12 zodiac sign na naruroon sa Vedic astrology, na ang mga sumusunod. Aries. Ang buwan ay nagtungo sa iyong pag-sign ngayon, mahal na Aries, at oras na ng buwan upang magbayad ng kaunting pansin sa iyong sarili sa loob ng ilang araw. Kahit na, ang Mercury at Venus ay nagsimula lamang ilipat ang iyong sektor ng pakikipagsosyo, at ang pakikipagsosyo o pagsasama ay maaaring pagtuunan ng pansin sa mga susunod na linggo. Ang Venus ay mananatili dito hanggang 21 ng Nobyembre at Mercury hanggang sa 10, na bumubuo ng malakas na enerhiya para sa pagpapahusay ng mga relasyon ng isa sa isang. May posibilidad kang i-magnetize ang makatuwiran, matulungin, at kaaya-aya ng mga tao sa iyong buhay. Bilang kahalili, nagdadala ang transit na ito ng mas kaaya-aya, kaaya-ayang enerhiya sa umiiral na pakikipagsosyo, batay man sa pag-ibig o negosyo. Kung kailangan mong makipagpayapaan sa isang tao, napakahusay na oras na gawin ito. Ang mga negosasyon, kompromiso, kontrata, at paggawa ng mga koneksyon ay pinapaborin, lalo na pagkatapos ng 3 ng direkta ang Mercury sa sektor na ito. Maaari itong maging mahirap sa mga spot ngayon upang makagawa ng isang kasiyahang pagpipilian dahil maaari mong pakiramdam na mawawala sa iyo kahit na ano ang pipiliin mo. Ang pag-iwas ay maaaring humantong sa pagkakasala o pag-aalala, at maaaring may alinlangan sa iyo. Ang mga nakakalito na isyu ay may kasamang mga bagay na personal na hangganan, pagbabahagi ng mga responsibilidad, at pagmamayari. Gayunpaman, sa paglaon ngayon, maaari kang magkaroon ng kasiyahan tungkol sa paglagay ng kasiyahan sa iba. Lucky number for the day, 2. Lucky colors for the day, brown at orange. Taurus. Ang buwan ay nagtungo sa iyong solar 12th na bahay, mahal na Taurus, at ang pangangailangan na magpahinga at magrefresh ay malakas. Kahit na, mayroong isang lumalaking pagtuon sa iyong sektor ng trabaho at kalusugan, at ang mga bagay ay nagiging abala. Sa Venus, ang iyong pinuno, ngayon sa lugar na ito ng iyong solar chart hanggang 21 ng Nobyembre, naghahanap ka ng higit na kasiyahan at pagkakaisa sa iyong pang-araw-araw na buhay, kasama ang iyong trabaho o pang-araw-araw na gawain at mga hangarin sa kalusugan. Ang mga bagay na ito ay mas kasiyasa o gumawa ka ng mga kasiyasang kontak sa pamamagitan ng iyong mga aktibidad. Sa tingin mo mas nagawa sa pamamagitan ng kooperasyon at pagbabahagi, at maaari mong matuklasan na mas matagumpay mong natutugunan ang iyong mga layunin sa pamamagitan ng pagsabay sa iba sa mga susunod na linggo. Ngayon, panoorin ang ulitin ang mga dating pattern na walang tagumpay, lalo na sa mga relasyon. Maghahatid ito sa iyo ng mabuti upang mapanatili ang iyong isip na bukas sa pinabuting mga paraan ng pagkonekta at pakikipag-ugnay. Gumamit ng anumang mga salungatan na stimulated ngayon bilang gasolina para sa pagganyak upang mapabuti ang iyong sarili. Nasa maayos kang kalagayan para sa pag-aalaga ng isang negosyo o proyekto. Lucky number for the day, 6. Lucky colors for the day, blue at red. Gemini. Sinimulan lamang ng Venus ang pagbiyahe nito sa iyong pang-solar na bahay, mahal na Gemini, na nagdadala ng kagandahang loob, ang kapangyarihan ng pagkahumaling, isang pagnanasa na makipag-ugnay, at nadagdagan ng kagandahan sa iyong buhay hanggang 21 ng Nobyembre.
Ang sektor ng chart na ito ay namumuno sa pagpapahayag ng sarili, pagkamalikhain, pag-ibig, mga bata, aliwan, at iba pang mga channel kung saan mo ipinapahayag ang iyong pangangailangan para sa paglalaro, pampalakas, at kahit na palakpak. Lumapit ka sa mundo ng mas malikhain at romantiko sa pag-ikot na ito, at ito ay isa sa mga pinakamahusay na oras ng taon para sa pagtamasa ng mga libangan, at pag-ibig. Ang panahong ito ay marahil ay mas mahusay pagkatapos ng 3 ng Nobyembre kung kailan diretso ang Mercury. Ang buwan ay gumagalaw sa iyong pang-onse na bahay ng araw ngayon, na iginuhit ka sa nakaka-relax at hindi gaanong may pressure na karanasan. Pagpapanatiling bukas na isip at bukas ang iyong mga pagpipilian ay maaaring mag-imbita ng mga kanais-nais na karanasan. Kung papayagan mo ang iyong sarili na sumabay sa daloy sa halip na subukang itulak ang tulan, mapupunta ka sa isang magandang pang-emosyonal na lugar ngayon. May maaaring patawarin o maaaring malutas ang isang problema sa relasyon. Maghanap ng mga pattern na hindi na naghahatid ng iyong mas mahusay na mga interes. Lucky number for the day, Siyam. Lucky colors for the day, violet at blue. Cancer, ang moon ay nagtungo sa tuktok ng iyong solar chart ngayon, mahal na Cancer, at ang mga tao ay may posibilidad na mapansin ang iyong ginagawa o tumingin sa iyo upang manguna. Ang iyong pagganap o mga nagawa ay higit na nakatuon sa loob ng ilang araw sa oras na ito ng buwan. Gayunpaman, mayroong lumalaking pagtuon sa kabaligtaran na sektor ng iyong solar chart, iyong sektor ng bahay at pamilya. Parehong sinimula ng parehong Mercury at Venus ang kanilang paglipat sa lugar na ito kahapon. Ang Venus ay magpapatuloy dito hanggang 21 ng Nobyembre. Hinihimok ang iyong pagnanais para sa higit na pagkakasundo at balanse sa iyong personal na buhay, habang hinihikayat ng Mercury dito ang higit na pag-uusap. Maaari kang makakuha ng kanlungan mula sa hinihingi ng mga sitwasyon o tahimik na oras ng mas madalas kaysa sa dati. Maaari kang partikular na nakakabit sa pamilyar na mga mukha at lugar sa mga susunod na linggo. Ito ay isang magandang panahon para sa dekorasyon, pag-host, pag-aliw, at mga aktibidad ng pamilya. Nagiging kosher ka sa pamilya o sa iyong sarili sa pamamagitan ng isang mas mahusay na pag-unawa sa iyong mga damdamin at pangangailangan. Lalo ka nang nakakaintindi ngayon, lalo na tungkol sa emosyon. Lucky number for the day, 3. Lucky colors for the day, green at white. Leo, sa paglipat ng buwan sa iyong siyam na bahay sa loob ng 2 araw at kalahati, mahal na Leo, maaari kang magkaroon ng isang matinding pagnanasang makatakas sa gawain sa isang emosyonal na antas. Sinimulan lamang ng Venus ang pagbiyahe nito sa iyong sektor ng komunikasyon at mananatili sa lugar na ito ng iyong solar chart hanggang 21 ng Nobyembre. Narito rin ang Mercury, hanggang 21 ng Nobyembre, at mayroong isang malaking diin sa pag-aaral, pagbabahagi ng mga ideya, at pagkolekta ng impormasyon. Ang iyong pag-usisa ay maaaring humantong sa iyo sa mga nakakatuwang tuklas at pagkakataon sa mga susunod na linggo. Nasa maayos kang kalagayan para sa pagsuwi sa mga kapatid, kakilala, kaklase, at kapitbahay, partikular na pagkatapos ng 3 ng Nobyembre kung diretso ang Mercury. Ang mga pagbili o regalo ay maaaring makatulong sa iyo na kumonekta at matuto sa masaya, natutupad na mga paraan sa mga darating na linggo. Nag-gravit ka patungo sa mga bagay na nagpapakain sa iyong isipan. Ang iyong mga komunikasyon ay maaaring makatulong sa iyo na makipag-bond sa isang tao, o maaari silang humantong sa mga makabuluhang pagkakataon. Lucky number for the day, 1. Lucky colors for the day, red at white. Virgo, ang Mercury at Venus ay lumipat lamang sa iyong solar pangalawang bahay, mahal na Virgo, at mayroong isang mas malakas na pagtuon sa iyong seguridad, ginhawa, mga bagay, at pera sa mga susunod na linggo. Ang Venus ay mananatili dito hanggang 21 ng Nobyembre, at ito ay isang medyo status quo o matatag na posisyon para sa mga relasyon, pagmamahal, at pera. Pinahahalagahan mo ang mga tao at mga bagay na nagpapasaya sa iyo, higit pa sa karaniwan. Maaari kang makakuha ng pera, regalo, pabor, at mahahalagang bagay sa cycle na ito. Ang Venus transit na ito ay naghihikayat ng higit na pasensya para sa pera at mga usapin sa negosyo, na tinutulungan kang sulitin ang iyong mga mapagkukunan. Sa paglipat ng buwan sa iyong sektor ng intimacy sa loob ng maraming araw, mahilig kang humingi ng mas malalim na koneksyon sa mga tao o proyekto. Maaring nasisiyahan ka sa pagbibigay ng espesyal na pansin sa iyong trabaho, mga proyekto sa alagang hayop o mahahalagang bagay.
mayroong isang hindi mapagpasyang kalidad sa araw gayunman. Habang may iwan ka nitong pakiramdam ng medyo pinatuyo, maaaring kailangan mo lamang ng kaunting kuwang upang maisaayos ang lahat. Lucky number for the day, 3. Lucky colors for the day, violet at green. Libra, ang buwan ay lumilipat sa iyong sektor ng pakikipagsosyo ngayon, mahal na Libra, at mas madali kang lapitan at kasangkot. Ito ay oras ng buwan kung naghahanap ka ng kaunting kuna o balanse. Ang iyong kumpiyansa ay sumasalamin sa iba. Kahapon, kapwa ang Mercury at Venus ang pumasok sa iyong pagsign. Ang Venus ay nasa iyong pagsign hanggang 21 ng Nobyembre, at ito ay isang mahusay na pagbiyahe para sa iyong apela, kondisyon, at mga plano. May posibilidad kang magkaroon ng iyong paraan ngayon, sa isang pangkalahatang kahulugan, at ang kapangyarihan ng pagkahumaling ay nasa iyo. Mas komportable ka sa iyong sariling balat. Ang mga tao ay may posibilidad na kilalanin ka at ang iyong halaga. Maaring masisiyahan ka sa higit na pagpapasya pagdating sa iyong mga damdamin at relasyon, ngunit malamang na ito pagkatapos ng 3 ng Nobyembre kapag ang Mercury, na nasa iyong pagsign din, ay nagtatapos sa pag-retrograde nito. Ngayon, mas gusto mong kumonekta sa mga tao at magbahagi ng mga ideya o matutunan ng isang bagay na kapakipakinabang. Maaring may ilang pag-aalinlangan, ngunit mas mainam na huwag magmadali sa isang desisyon, lalo na kung may kinalaman ito sa mga kritikal na usapin sa pananalapi o isang pakikipagsosyo. Lucky number for the day, 6. Lucky colors for the day, black at yellow. Scorpio, ang buwan ay nagtungo sa iyong sektor ng trabaho at kalusugan ngayon, mahal na Scorpio, at sa loob ng ilang araw, ang pag-aalaga ng sari-saring negosyo ay maaaring maging kaakit-akit. Gayunpaman, sinimulan lamang ng Mercury at Venus ang kanilang mga paglipat ng iyong solar 12th house na nasa tapat ng sektor na ito, at ang focus ay maaaring sa kalusugan ng isip at emosyonal. Ang Venus ay mananatili dito hanggang 21 ng Nobyembre at Mercury hanggang 10 ng Nobyembre. Maaari mong pakiramdam na ikaw ay nasa isang yugto ng pagpapalam o paghahanda sa isang mental, panlipunan, o romantikong antas sa mga susunod na linggo. Maaari kang makitungo sa mga pribadong bagay ng puso o kumuha ka ng partikular na kasiyahan sa kanilang pribadong buhay sa ngayon. Hindi ka laging handa na ibahagi ang iyong nararamdaman sa mundo. Maaari itong maging isang mahusay na pag-ikot para sa pagtamasa ng ilang antas ng pag-iisa o pagtuklas ng iyong mas malalim na damdamin, pati na rin ang pagbubuluntaryo o pagtulong sa iba. Maaring oras ito para maproseso ang iyong damdamin at pagmamahal. Maaari kang medyo mabawi, lalo na sa Mercury din sa parehong sektor na ito. Ang mga benepisyo ay maaaring dumating sa pamamagitan ng mga aktibidad sa likuran. Ang mga pagpapasya ay hindi dapat gaanong gawin ngayon. Kung hindi mo maaayos ang isang bagay, subukang huwag mag-alala tungkol dito at isave ito para sa kung mayroon kang mas maraming oras upang maabot ang core nito. Lucky number for the day, 8. Lucky colors for the day, yellow at orange. Sagittarius, sa paglipat ng buwan sa iyong sektor ng kagalakan at pagkamalikhain sa loob ng ilang araw, mahal na Sagittarius, kailangan mo ng ilang kalayaan at silid para sa kusang loob. Parehong Mercury at Venus ang naglilipat sa iyong 11th sektor ng solar ng mga kaibigan, pag-asa, at pangarap hanggang 10 ng Nobyembre at 21, ayon sa pagkakabanggit. Maaring maging isang mahusay na tulong sa kita ng negosyo, o pagbabahagi ng iyong mga talento o kadalubhasaan sa iba ay maaring magbunga ng mahusay na mga resulta, lalo na pagkatapos ng 3 ng Nobyembre. Ang iyong panlasa ay para sa bago, magkakaiba, at progresibo. Mas naintindihan mo ang mga pakinabang ng pagre-relax at pagliban ng ilang oras mula sa mga responsibilidad. Panahon na upang bigyan ng espesyal na pansin ang iyong mga impulses na makatao at mga layunin sa kaligayahan. Naghahanap ka ng higit na walang kinikilingan at pagtanggap sa iyong mga relasyon. Ang pagnanais para sa kapayapaan sa iba ay malakas ngunit nakasakay ka rin sa paggawa ng mga pagbabago na nagpapabuti sa iyong mga koneksyon. Maaring magdala ng gantimpala ang pag-network. Maaari ka ring bumuo ng ilang mahalagang mahahalagang layunin na nagbibigay diin sa pamayanan, kaligayahan, at buhay panlipunan. Ngayon, maaari kang makaramdam ng medyo hindi maayos o walang pasya, at pinakamahusay na maging may kakayahang umangko. Ang maliliit na pagkagambala o pag-aalinlangan ay maaaring humantong sa iyo sa mas malaki at mas magagandang bagay. Lucky number for the day, 2. Lucky colors for the day, black at yellow. Capricorn.
Ang buwan ay nagtungo sa isang komportableng zone ng iyong solar chart, mahal na Capricorn, hinihikayat kang tamasahin ng isang mabagal na tulan o humingi ng seguridad at pamilyar. Panahon na upang igalang ang iyong pangangailangan na gawing madali ang mga bagay sa pansamantala lamang. Sinimulan lamang ng Venus ang pagbiyahe nito sa iyong solar na pangsampung bahay, subalit kung saan ito ay lilipat hanggang 21 ng Nobyembre. Sa mga bagay na reputasyon at karera, mayroon kang malaking kagandahan at diplomasya na magagamit mo. Ang mga taong may awtoridad, tulad ng mga guro, magulang, o mga boss, ay tumatanggap. Ang mga oportunidad, promosyon, o pagsulong ay maaaring bahagi ng larawan. May posibilidad kang sabihin at gawin ang tamang bagay sa tamang oras, kahit na ito ay upang maging mas maliwanag pagkatapos na diretso ang Mercury sa 3 ng Nobyembre. Ang pag-ikot na ito ay isa sa mga mas mahusay na tagal ng pagkakataon ng taon para sa profesional o apela ng publiko. O, maaari mo lamang tangkilikin ang gawaing ginagawa mo at ang epekto na iyong ginagawa kaysa sa dati. Ngayon, ang pagtuon sa mga bagay na tunay na nagpaparamdam sa iyo na may saligan at ligtas na magbibigay sa iyo ng pinakamahusay na mga resulta. Lucky number for the day, 8. Lucky colors for the day, orange at blue. Aquarius. Ang buwan ay nagtungo sa iyong sektor ng komunikasyon ngayon, mahal na Aquarius, hinihimok ang iyong pag-usisa. Ang transit na ito ay may kaugaliang mapanatili kang konektado at abala, bagaman ang iyong pansin ay madalas na hinati. Sinimulan lamang ng Venus ang pagbiyahe nito sa iyong solar 9th house kung saan ito ay sasakay hanggang 21 ng Nobyembre. Nais mong malaman, aliwin ang mga bagong ideya, palawakin ang iyong kaalaman at karanasan, at tangkilikin ang iba markang paywati ibang mga aktibidad sa mga susunod na linggo. Ang pag-abot, pagsusulong, at pag-publish ng mga bagay ay maaaring umunlad, kahit na maaaring hindi matapos ang 3 ng Nobyembre na mamulaklak ang mga pagkakataong ito. Mas mapagbigay at mapangahas kapag dating sa pag-ibig at pagpapahayag ng iyong pagmamahal. Nagpapabuti ang intuwisyon, at may posibilidad kang masiyahan sa pananaw ng iba. Ang mga benepisyo ay nagmumula sa pag-abot sa iba. Ngayon, maaaring magkaroon ng kahirapan sa pagtuon sa mga mahalagang gawain na may isang hindi mapakaliisip. Subukang huwag magmadali ng mga desisyon. Lucky number for the day, siyam. Lucky colors for the day, gray at yellow. Pisces. Ang buwan ay nagtungo sa iyong solar pangalawang bahay ngayon, mahal na Pisces, at hinahangad mo ang ilang kakayahang mahulaan upang makatulong na mapusok ang iyong sarili at makatrap. Makikinabang ka mula sa isang matatag na bilis. Sinimulan lamang ng Venus ang pagbiyahe nito sa iyong solar 8th bahay at magpapatuloy na gumugol ng oras dito hanggang 21 ng Nobyembre. Sa isang praktikal na antas, nasa maayos kang kalagayan para sa ibinahaging pera o iba pang mga mapagkukunan sa pag-ikot na ito, o dumating sa iyo ang tulong at suporta. Habang pinoproseso mo ang iyong nararamdaman, anumang mga pagpapabuti o pagbabago na maaaring kailanganin mong gawin upang mas maging malinaw. Ang damdamin ng pagmamahal at pagkakabit ay tumindi sa mga susunod na linggo. Ito ay isang mahalagang oras para sa pagbabagong buhay. Ngayon, may posibilidad kang lumiwanag sa iyong trabaho o sa pamamagitan ng iyong mga responsibilidad. Gayunpaman, maaaring mayroong ilang mga menor de edad na pagkabigo o pag-aalala upang pamahalaan. Mas mahusay na kumuha at obserbahan kaysa tumalon hanggang sa maisaayos mo ang mga bagay. Lucky number for the day, 4. Lucky colors for the day, pink at green. Special shout out to the following. Special shout out kay Ma'am Jocelyn Tenido, watching from New Jersey. Thank you for watching, ma'am. Special shout out kay ma'am Ellen Seth, watching from Hong Kong. Thank you for watching, ma'am. Special shout out kay ma'am Narcisa Aldan. Thank you for watching, ma'am. Special shout out kay ma'am Marilyn Marcos, watching from Athens, Greece. Thank you for watching, ma'am. Special shout out kay ma'am Lisa Taping. Thank you for watching, ma'am A. Special shout out kay ma'am Nasi Malaps. Thank you for watching, ma'am. Special shout out kay ma'am Leia Inday Nancy 26. Thank you for watching, ma'am. Special shout out kay ma'am Merly Wada. Thank you for watching, ma'am. Special shout out kay ma'am Leia from Baran. Thank you for watching, ma'am. Special shout out kay ma'am Jane Arakyong. Thank you for watching, ma'am. Special shout out kay ma'am Fatima Bibi. Thank you for watching, ma'am. Special shout out kay ma'am Seth Sueso. Thank you for watching, ma'am.
Special shout out kay Ma'am Jaluwene Mayday Human. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Ma'am Maribel Argo. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Ma'am Weng Watchen from Hong Kong. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Ma'am Nali Quinto. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Ma'am Desiree Tesoro. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Ma'am Nerissa Pila. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Ma'am Beth Soriano. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Ma'am Charlmay Serato. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Ma'am Melody Long. Thank you for watching, sir. Special shout out kay Ma'am Maria Fe Escudero. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Ma'am Joan Cruz. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Ma'am Virginia Nagit. Thank you for watching, Ma'am. Kung gusto mong magpa-shout out sa next video, comment na. Maraming salamat sa panonood, mga kapatid. Sana'y nagustuhan nyo ang video na ito. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka pag may bago akong video na i-upload. See you on my next video.